Yung paglalabas niya ng mga music video niya, nung distract niya, merong bas-bas yan. Hindi ko nga din alam niya. Nagulat nga ako. Doon nga ako nagulat sa mga pinagsasabi niya doon sa video. Sabi ko, parang magkasyota lang, hindi ko alam. Iparating nyo na, nasa nag-PPM, na humina daw si, ano, humina daw si Rare Mysterio dahil lumapag na ng Donggalo. Di, ang pumangit lang doon niya kasi, nagulat ako na may courtesy of Donggalo Records pala na ilalagay doon. Huwag ko lang mababalitaan na masaktan niya si Rare Mysterio. Ako makakalaban nyo. Pag nagme-message pa naman sa akin ng ganyan yan, puta ka na eh, alos nervousin ako. Ginanong ko siya. Sabi niyo ba tatatakot ka? Kaya siguro nasabi nila na tinatakot niyo ako. Yung nag-PPM kay Rare Mysterio, si Smaglas, saka si Shernan. Ayun, meron kasing lumalabas na issue ngayon na sinabi nung Ken Magat tungkol sa amin ni Smaglas. Tinatakot daw namin si Blast. Ano pa ba? Ang dami. Actually, ayaw na namin pansinin dapat ni Smaglas yan. Kasi pag alam namin na hindi totoo, halos hindi na namin pinapansin. Hindi na namin pinapatulan. Kaya nung naglabas ng live si Ken, na sinasabi nga na tinatakot daw namin si Blast, yung si Rare Mysterio, binabantaan pa kami na kami yung makakalaban niya. Hinayaan lang namin kasi ilan lang din naman yung nakanood. At ayaw na namin palakihin pa kasi kung ayan yung trip niya, ayun yung paraan niya para gumawa ng eksena, eh bahala siya, gusto niya yan. Kaya lang ang nagiging problema kasi ang daming gumagawa ng content dahil sa issue na yan. So ang nangyari, nagiging masama kami dahil nananahimik kami. Nakakaumay kasi yung mga ganyang issue eh, lalo't hindi naman totoo. Lalo ngayon ang dami kong ginagawa, nagpapagawa ako ng bahay, busy ako dito, wala akong panahon sa ganyan. Kaya nung nalaman namin yan na ginagawan tayo ng issue ni Ken Magat, parang sa isip-isip namin, bakit kaya wala naman tayong atraso dyan? Bakit kailangan niya tayong pitasin? Bakit kailangan niya tayo gawan ng issue? Tsaka unang-una si Ken Magat kasi, kagrupo ko sa All-Star Pro. At hindi rin naman iba. Kaya nagulat talaga ako bakit kailangan niya kami gawan ng issue. So, imbis na mag-post, hindi kami nagpo-post ni Smaglas eh. Parang ayaw na namin patulan eh. Kasi may nire-respeto rin kaming mga kumpare niya, kaibigan niya, na huwag natin patulan to, nakakahiya kay ganito, nakakahiya kay ganyan. May mga followers pa kami ni Smaglas na naniniwala sa amin at sumusuporta sa amin na hindi naniniwala dyan. May mga nagme-message pa nga sa amin na tinatanong, totoo ba to? Nire-replyan namin na hindi totoo yan. Kung sumusuporta at naniniwala ka sa amin, maniniwala ka sa sinasabi ko. Ngayon, ang nakakausap ko yung ibang sumusuporta sa amin at sinasabi nila, idol, basta sinabi mo, hindi kami naniniwala dyan. Ang problema, yun nga, maraming mga gumagawa ng content sa issue na yan na nabibrainwash tuloy yung ibang tao. So, kailangan na naming ilabas to para malinis din yung pangalan namin. At, ewan ko ba, ayoko talagang patulan tong issue na to eh. Kasi, hindi siya big deal para sa akin kasi hindi naman siya totoo. Pero, para na rin sa mga sumusuporta sa amin at alam kong nag-aante rin kayo ng sagot sa binabato sa aming issue eh. Eto, ilalabas ko na yung video nung pag-uusap namin ni Rare Mysterio, ni Blast. Panoorin nyo na lang hanggang dulo. Ayun, maayos yung pag-uusap namin doon. Pinag-usapan namin yan, yung tungkol sa nangyaring issue. Di na ako para palakihin pa yan. Ito na lang yung way namin para sabihin sa inyo na hindi totoo yan yung issue na yan. Iiwan ko na tong video sa inyo at ayun, panoorin nyo na lang. Yung paglalabas niya ng mga music video niya, nung distract niya, merong bas-bas yan. Ayan. Kaya iparating nyo na, nasa nag-PPM, na humina daw si Rare Mysterio dahil lumapag na ng Donggalo, lumapag na ng Asian Music. Yung dating nasa kanila, okay daw, pero ngayon hindi na, huwag ganun. Huwag ko lang mababalitaan na masaktan niya si Rare Mysterio. Ako makakalaban niyo, sinasabi ko lang. Ayan na, yung nag-PPM kay Rare Mysterio, si Smaglas, saka si Shernan. Tantanan nyo si Rare Mysterio. Gusto nyo magbanata kayo sa kanta dahil di ako papayag masaktan si Rare Mysterio.
nga, pinaliwanag ko din yung nangyari. Tapos yun, parang inanyari sa akin yung kung ano ba talaga nangyari. Kaya ka. Medyo naano ako din sa sinabi niya. Ito ang ina... Ang ina ko nga dyan, Blas. Kulit na ito ni Ken Magat eh. Tinakot ka ba namin? Ayun nga, hindi nga ya. Kaya nga. Ang nangyayari kasi, yung concern namin sa'yo, ang akala eh pananakot. Eh syempre Blas, sabi ko nga sa'yo, ang rap game noon, pag sinabi mong kaaway kita sa personal. Ang rap game kasi ngayon, nagiging ano na eh, paandaran na eh. Content na lang. Nagiging content na lang. Ngayon kaya nga, yung sinabi ko sa yung pag sumablay ka pa, lalo sa mga nasasakupan ko, sa mga kaibigan ko, alam mo, pinupunto ko doon, yung sablay mo sa pera, sablay mo sa beat, ayaw kong sasablay ka sa pera, kasi, ilang trabaho. Oh yeah, kasi mag-ausap pa tayo ng huli nun eh. Kaya nga, ilang trabaho na ba? Napangaralan mo pa ako ng huli nun eh. Ilang trabaho na ba binigay ko sa'yo, Blas, biglaan, kilala mo ako pag tinawagan kita. Mula, ilang taon na ba tayo magkasama? Ilang project na naibigay ko sa'yo. Tapos ngayon nakakagunat, sasabihin ni Ken, biglang susulpot sa'yo si Ken Magat dahil nakitaan ka na. Hindi ko nga din alam yun niya. Nagulat niya ako. Doon nga ako nagulat sa mga pinagsasabi niya doon sa video. Sabi ko, ano to? Kaya nga eh. Parang magkasyota lang hindi ko alam. Kaya nga, ang tagal-tagal na natin magkakilala. Ang dami na naming naibigay sa'yo. Pakisama, project, o ano man. Tapos biglang susulpot siya na kapatid ka niya, may tinutulungan ka niya, in a way na negative pa. Yung sa Rare Mist, yung unang labas mo ng Rare Mysterio Plus, yung kay Delo, kay Flick G, kilala mo kung sino ko mausap sa kanila. Ako ang gumit na para sa'yo. Alam mo yan, di ba? Kasi healthy pa yun eh. Yung ganong ginawa mo na naglabas ka ng rap game, okay pa yun eh. Healthy pa yun eh. Yung kay Delo, kay Flick G, kay Flow G. Ako nga sumalo sa'yo sa kanila eh. Alam mo yan, di ba? Sinalo kita sa mga yan. Ngayon, ang hindi na kasi healthy yung pagpasok mo bigla kasi alam mo naman, mainit yung eksena. So sa nakita namin na parang hindi akma yung pagpasok mo, yung Rare Mysterio. Hindi, ang pumangit lang dun niya kasi, nagulat ako na may courtesy of Dunggalo Records pala na ilalagay dun. Ayun nga. Eh so sa nakita namin, okay sana yung ginawa ko na distract kasi wala naman din akong binitawan na foul words tsaka personals. Ang problema, naging parang ano ako, parang ako nakapanig sa ibang kampo, nakapanig ako sa Dunggalo, ganun yung lumabas. Ayun yung lumabas doon, na parang... Nagigits ko naman yung punto nyo eh. Nagigits ko yung punto nyo, hindi naman din ako ganun kakitid mag-isip eh. Ayaw namin na ang dating eh, sausaw ka. Sabi ko kasi, okay sana kung nakasulat lang doon, producer si Ken Magat, tapos si Ayay, bitang gumawa, dalawa kami. Pero nung nagulat ako na, puta napansin ko, lahat pala ng video nila doon sa may up channel na yon, meron pa talaga nakalagay na courtesy of Dunggalo Records, trademark daw nila yon. Ayun puta, doon nagagulo. Sabi ko, patay tayo dyan, pag-uusapan ako dyan. Ayaw namin lumabas na sausaw, kasi nabihan nga kitang attention seeker ka masyado itong huling usap natin, kasi kung tutusin, pwede ka namang, may skills ka naman, may talent ka, beatmaker ka, producer ka, magaling ka sumulat, pwede kang gumawa ng pangalan nang hindi ka na sumasagasa kasi nagawa mo na yung Rare Mysterio nung una eh. Ang gagawin mo na yun, maglabas ng magagandang kanta, hindi mo na kailangan... Eh, kasi ang bala ko talaga yung ganito, di ba babalik si Rare, edi init yung ano ko, bago ako maglalabas nung album na gagawin ko, kaya nung mixtape, ganun ang gagawin ko. Parang binild up ko lang ulit yung followers ko, pero hindi ko in-expect na puta ka, nagugulo pa pala ng ganun yun. Kaya nga eh, alam mo, hindi ko alam bakit sinabi ni Ken Magat yun. Tingin ko, dinidikit niya sa amin ni Smaglas. Ginagawa niya kami ng issue na, wala namang issue eh. Pinagsasabihan ka lang namin. Ako, magsalita ako sa iyo sa chat, mukhang galit lang. Pero kilala mo ako, Blas. Kilala mo ako. Ilang beses ka na sumablay, nagkikita tayo sa personal. Ano, wala naman akong ginagawa sa iyo, di ba? Kahit inis na ako sa iyo, Blas. Kay White Boy, kay Pistolero, yung mga beat na hindi mo ginagawa sa mga ibang tropa, kahit inis na ako sa'yo, Blas, sinaktan ba kita? Personal kita, kahit personal tayo nakikita, hindi kita sinasaktan. Kinala mo akong magsalita pag naiinis ako, pero putang ina yun. Kasi ang dumating kasi nito ito, ganito,
Diba nung nag-message ka sa akin, tapos sabi ko, yan, nag-message sa akin si Kyoshi, ito nga na parang pag sumablay daw ako, ganito ganyan. Tapos nagsabi ako, sabi ko ka sa kanya, alam mo kuya, kilala mo ako kapag ikaw nag-message sa akin, di ba? Alos talagang nanginginig ako, sabi ko, tanga na yan, natatakot na naman ako, nag-message na naman sa akin si Kyoshi na nang ganito. Siguro, ayun yung naging ano nila. Parang ganun yung dumating sa kanila. Gago ka kasi. Kasi magsalita ko, yaya yung nasabi ko, yan, nag-message siya naman sa akin si Kesha ng parang ganito nga. Sabi ko, pag nag-message pa naman sa akin ng ganyan yan, puta ka na eh, alos nervous yun ako. Ginanong ko siya. Sabi niya ba, tatatakot ka? Kaya siguro nasabi nila na tinatakot niyo ako. Ang sinasabi ko sa yung pag sumablay ka, yung sabit, kasi nga, Kasi kasalanan ko pa rin naman yun eh. Kung sumablay, di ba? Kung sumablay. Teka lang, bago tong kay Ken Magat, sumablay, di ba meron tayong project na pinagsasabi na naman kita? Oo. Ayun yun eh, ayun yung sinasabi. Pero kaya nga, di ba, halos kahit kakagising ko, binahi ko agad yun. Hindi na ako nalipo na ako ngayon. Kung sumablay ka na naman sa akin, kasi may project tayong bago ngayon, ang nangyari. Oo. Parang pinapalabas nila, tinatakot. Ang dating kasi sa mga tao, dahil under ka ng dunggalo, tinatakot ka namin. Ang di nila naiintindihan, yung galit kong sinasabi ko sa yung pagsumablay ka, eh para sa beat na project natin. Ngayon, ang pinapalabas kasi nila, tinatakot ka namin na gumawa ka ng diss. Tanginang niya. Eh, kami nga ang protector mo dyan eh. Kahit bad trip na sa'yo yung ibang tropa na, sila Flicky, sila Delo, kami humihilot eh. Ngayon, paano? Sabi ko nga ganito, what if kaya na parang ganito, eh paano kung galit na galit sila Ismag? Sabi nga ni Ayay, pwede nga, try kaya natin kausapin sila, ano, sila Ismag, na gumawa tayo ng gantong rap gimmick na ganyan, ganto. Sabi ko, yay, parang malabo na kasi ito, tignan mo, nakadunggalo yung ano natin, yung una natin video, anong iisipin yan? Tsaka unang-una, yung rap game, may tamang tao at panahon yan. Oo. Sabi ko, hindi na para patulan ni Kuya Smag yung ganung sistema eh. Tinan mo, masyado ka kasi nilang binibrainwas sa ganyan na, ay, eto may pangalan to, sige, maipag-diss back ka. Hindi nila naiisip na magkakaibigan tayo, ba't natin gagawin yan? Magtutrupa tayo eh. Dahil lang ba sa pagsabihan ka namin, bilang kuya mo, concerned kami sa'yo eh. Kailangan idaan lahat sa rap. Ang iniisip ko naman nito, putang inang yan, baka maging resulta naman nito, ang labas sa akin, doble kara naman ako, putang inang yan. Okay. Ayup, dapat pala hindi ko ginawa ito. Kaya nga eh, sinabihan na kitang umpisa. Umpisa pa lang, sinabihan na kita na lagi ka mag-iisip dalawang beses ka mag-iisip bago mo pasukin yan. Okay naman yan eh. Hindi, kasi yung diss niya na yun niya, bago ko nilabas yun, pinarinig ko kay Kesahit, sabi ko, goods lang ba? Pinarinig ko nga din kila Lip eh, sabi ko, yaw, goods lang ba? Oo naman, wala ka naman sinabi na personal eh, tsaka hindi ano eh, parang, nag-ano nga lang dun ako, nag-typer nga lang ako ng rap dun eh, umokay sila. Ang problema kasi, biglang, alam mo na, naipasok ka sa issue. Ayun yung maraming mangyari sa'yo. Naipasok ka sa issue. Ang ganda naman ng pasok ng Rare Mysterio. Biglang papasok ka sa issue. Pupulutan ngayon sa comment. Di puta na lang yan eh. Kaya nga. Mas may... Parang nag-ganon tuloy. Parang nag-banwagon tuloy yung mga ano ko, followers ko. Imbis na dumami. Puta na lang yan. So, imbis na maganda na yung naipasok ng Rare Mysterio. Naisingit ka pa sa issue. Na hindi mo kailangan ng issue para makilala. Talent lang. Ngayon, ikaw ang maglilinaw niyan sa tao. Pero putang inakakatawa eh. Na tinatakot ka daw na. Kasi kung tinatakot ka namin, di ba? Kasi nga yun, wala din naman talaga akong alam dun sa video na yun. Nagulat nga ako eh. Kaya nga. Kung tinatakot ka namin, ba't kausap kita ngayon? Si Ismag, ba't kausap mo? Eto, tumatakot. At kaya, kung nagsalita ako na tinatakot niyo ako, dapat, nung day na lang magkausap tayo, kasi nung day na magkausap tayo, pinabasa ko na kay Yaya yung chat. Eh, neto lang siya, kagabi lang siya naglabas ng video eh. Kaya nga, magchat si Ismag. Diba? Mamaya kausapin ko to. Patulog na ako eh, biglang may nagsend sa akin, sinundin ni Ismag na, ayun nga, nag-live daw si Ken Magat. Parang ang nangyari kasi, napakasama naming tao, tinatakot ka namin. Langya. Eh, ginawa mo nga yung Rare Mysterio, tanginang yan. Kami pa nasa likod. Ano, patakbo nga ako sa taas ng kwarto ni ano, sa kwarto ni Kesa ito pagkasend niya sa akin. Sinid niya lang din, patulog na rin ako. Sinid niya sa akin. Ano to?
Tapos pinanood ko, sabi ko lang, nakita ko doon, pinabasa ko yung convo natin. Ano ba pinag-usapan nyo nila, Asi? Ba't ganito yung sinasabi nito na nag-PM daw? Nagpatingnan ang PM, sabi ko, wala naman eh. Eh, no, tignan mo. Kaya sabi ko lang, kukumprontahin ko nga ito si Kiyakin, ang kulit, sabi ko. Hindi, anong nangyayari kasi yan, gumagawa ng issue sa'yo, sa'kin, na para ba sa content, lahat na lang ba? Kailangan gawa ng issue para sa content, kailangan may sirain kang tao, kahit wala naman dapat na issue eh, para lang umingay. Ang pangit na yun, ang toxic ng paraan, no? Ayaw naming pasukin mo yun, yung toxic na paraan para magkapangalan, Blas. Masaya naman tayo, okay naman tayo, nakakapag-movement tayo na wala tayong tinatapakan eh. Kaya lang din ako pumayag sana na ano, na doon ko nga ilabas yung video, pero wala naman sa akin na parang paalala, ay parang hindi naman nila ako inaware na ito may lalabas dito na ganyan na courtesy to ng Donggalo kasi kasi ang ano nila, ilalabas ko yung video doon, bibigyan nila ako ng extra income, tapos doon nga sabi ko magkausap kami ni Yaya sa channel kasi nga siya gumawa ng music video, di ba? Sabi ko, sige Yaya, katan mo ako dito, tapos pag umano, pag nag-gusto, kasi naka-adsense na yung channel nila eh. Kasi sabi ko, hindi ko pwede labas sa channel ni M-Side, sa channel ni Lalipcram, kasi sa kanyang project, magiging ano to sa kanila. Kaya sabi ko, dito natin ilabas, kasi ito naman channel nyo, hindi naman to related sa, ano, ang inyan, di ko, minalabas pala na courtesy of Donggalo doon. Kaya nga, nagamit ka, nagpagamit ka naman, ganyan kakatanga kasi, ayaw mag-isip. O sige na, basta maaga ako bukas eh. Nakausapin ko muna si Kiyakin magat ya. Ako gagawa ng paraan doon. Okay. Gagawa ko ng paraan yun. Ikaw maglinaw niyan, hindi ka namin tinatakot ha. Oh yeah. Alam, ako gagawa ng paraan. Dahil wala din talaga ako alam doon. Putang ina, nagulat din ako doon. Halos hindi na nga ako mapakali dito. Kakaisip, putang ina, anong gagawin ko? Kaya nga eh. Basta ganun na lang. Ikaw na bahala.